Noong bata ka ba, natakot ka rin sa mga halimaw na maaaring nakatira sa ilalim ng kama mo? Yung tipong totoong-totoo talaga yung mga naririnig mo. Totoong-totoo yung takot na nararamdaman mo. Hindi ko inaasahan na may maniniwala pa sa akin. Wala na rin akong pakialam. Sinabi ko na sa inyo lahat. Pero kaya ng inaasahan, wala na namang naniwala. Mismong magulang ko hindi naniniwala sa akin. Pati nga kaibigan ko, maging ang therapist ko mismo, ayaw nilang maniwala. Sumuko na rin ako sa kakapaliwanag. Kumbaga, kapag kinikwento ko ito sa mga kaibigan ko, tipong panakot na lamang. At ikukwento ko rin sa inyo ito. Totoo ang lahat ng sasabihin ko. Nasa sayo na lang kung maniniwala ka. Nagsimula ito nung 6 na taong kulang pa lamang ako. Lumipat kami ng bahay pero malapit pa rin sa dati. 6 na taong gulang na ako noon, pero natulog pa rin ako katabi nila mama. Matatakotin kasi ako noon. Madalas kong pagmasdan ng mga damit na nakasampay at nag-i-imagine na may katawang nasa loob nito. Minsan, tingin ko ay nakatingin din ito sa akin kaya natatakot akong matulog mag-isa. Pero nang lumipat kami sa bagong bahay, kinausap ako ng aking nanay na kailangan ko na daw matulog mag-isa. Kahit labag sa aking kalooban at natatakot ay wala naman akong magawa kung hindi sumunod. Habang naglilipat ng gamit sa bagong bahay namin, nasa labas lang ako noon at naglalaro. Nakatingin sa araw at umaasang hindi muna ito lulubog dahil alam kong pagsapit ng gabi, kailangan ko nang harapin ng mag-isa ang dilim. Pagkatapos namin kumain ng hapunan ay agad akong pinaakyat ng aking nanay sa aking kwarto para matulog na daw dahil maaga pang aking pasok bukas. Bago ako matulog, sinigurado kong nakasara mga bintana. Pagkapatay ko ng ilaw ay agad akong humiga sa kama at nagtalukbong. Umaasang makikiayon ang unang gabi sa akin. Ilang minuto pa lamang akong nakakatulog nang may narinig akong parang mahinang katok na nanggagaling sa ilalim ng aking kama. Hindi ko yun ganang pinansin dahil rin baka guni-guni ko lamang yun. Pero hindi tumigil ang katok. Hanggang sa nagpa siya na akong bumangon. Doon lamang nawala ang katok. Naisip kong baka nga guni-guni ko lamang yun. Kaya nagpa siya akong bumalik na sa pagkakatulog. Pero ganun pa rin. Kakatok. Tapos mawawala kapag babangon ako. Kakatok. Tapos mawawala ulit. Paulit-ulit. Kinabukasan, nagising akong pagod. Marahil ay dahil sa paputol-putol na tulog ko. Pumasok ako sa eskwelahan, umuwi, kumain at dumiretso sa kwarto para matulog. Hindi na ganoong nakakatakot matulog mag-isa pero syempre natatakot pa rin ako noon. Kagaya ng kagabi, nagsimula na namang kumatok. Hindi nga lang katulad kagabi, hindi ko na ito pinagwalang bahala pa. Buong gabi akong nakikiramdam sa pagkatok na yun. Palakas ito ng palakas hanggang sa ang mga katok ay parang nagiging pagkaskas ng mahabang kuko sa isang kahoy. Rinig na rinig kong langit-ngit ito sa ilalim ng aking kama. Takot na takot ako ni hindi ko maigalaw ang aking katawan. Binagalan ko pang aking paghinga dahil sa takot ko. Maya-maya ay naging malakas na kalabog ang kaninang mahinang katok. Dahilan naman upang mapasigaw ako sa takot. Agad-agad dumating ang aking tatay na may daladalang pamalo na tila magnanakaw ang hinahabol. Sinabi ko sa kanilang nangyari, pero nang silipin ang ilalim ng kama ko ay wala namang naroon. Sinabihan nila akong matulog na at wala namang nasa kama ko. Sinilip ko rin ang ilalim ng kama at nakita ko ang mga bakas ng kalmot na galing sa kung sino mang kumagawa ng mga tunog. Dahil sa takot, nagpaalam akong sumama muna sa kanila at doon sa kanilang kwarto matulog. Buti na lamang at pumayag sila ng gabing yun. Ilang araw akong nakitulog kala mama hanggang sa komportable na akong bumalik sa kwarto ko. Pero sa unang gabi pa lamang ng pagbabalik ko, hindi maintindihang pakiramdam ang agad bumungad sa akin. Gising lang ako buong gabi.
Hindi naman na bumalik ang pagkatok pero ang pag-aalala ko ang hindi nagpatulog sa akin. Kinabukasan sa eskwelahan, syempre hindi ako nakatulog, antok na antok ako. Ganoon ang nangyari sa sumunod na linggo. Hanggang sa pinatawag na ng aking guro ang nanay ko dahil nga madalas akong nakakatulog sa klase. Nang malaman yun ni mama, agad na naggalit ito sa akin at pinagbawalan pa akong lumabas para makapaglaro. Ilang araw lang din naman ay nakatulog na akong muli at sa araw ring yun, nagbalik ang mga pagkatok. Kabi-gabi na lang akong ginigising ng katok na yun hanggang sa nagiging kalampag. Nagpatuloy iyon hanggang sa mga sumunod na buwan. Dahilan naman para bumaba ang aking mga grado sa eskwelahan. Isang gabi, naiiba ang lahat. Isang gabi ang naiiba sa lahat. Pumasok ako sa kwarto para matulog. Kaya ng inaasahan, ilang oras pa lamang akong nakakatulog ay nagising muli ako dahil sa katok. Pero sa pagkakataong ito, hindi naggaling sa ilalim ng kama ang tunog, pero nasa gilid ng kama ko, sa bandang paanan. Pagkamulat ko, naghintay pa ako ng ilang segundo para makapag-adjust ang mata ko sa dilim. At nang luminaw ang paligid ay tumambad sa akin ang nilalang na hindi ko makakalimutan. Nakaupo ito sa sulok ng aking kama at kinakatok nito ang aking higaan. Para itong isang pusa, walang balahibo pero katawang tao ito. Walang kabuhok-buhok at maugat ang mga kamay. Mahaba rin ang kuko nito at natila kayang pumunit ng balat sa isang hagod lamang. Parang katawan ng matanda dahil sa kulubot na balat at tila hindi pa ito kumakain. Nanigas ang aking katawan sa takot. Maya-maya ay lumingon ito sa akin at humarap ang mukhang walang mata, walang ilong at tanging bibig lamang. Kahit wala itong paningin ay tila parang nakafocus ang atensyon nito sa akin. Parang malungkot ang nilalang base sa itsura nito na parabang nagsasabing ibigay ko ang sarili ko sa kanya bilang pagkain para naman mawala ang kanyang lungkot. Munti ka na akong sumama sa kanya ng gabing yun nang bumalik ako sa ulirat at pinilit pumikit para makatulog. Kinabukasan, agad-agad kong kwento sa aking mga magulang ang nangyari. Pinilit ko silang lumipat at humanap na lang ng bagong matitirahan. Umiyak ako, naglulupasay, hanggang sa nakumbinsi ko rin ang aking ama at pumayag. 3 taon ang lumipas at nakatira na kami sa panibagong bahay. Malayo sa lugar na yun. Nakikita ko pa rin yung halimaw sa panaginip ko pero hindi naman ito nagpapakita sa akin sa totoong buhay. Hindi ko na rin kunento pa sa mga kaibigan ko at sa ibang kamag-anak ang pangyayari. Para saan pa? Sigurado naman akong hindi sila maniniwala. Ilang buwan na lumipas at pinanganak ng kapatid kong si July. Lagi siyang kasama nila mama na medyo kinaselos ko. Takot pa rin kasi ako matulog mag-isa. Kaya tampulan ako ng tukso ng mga kaklase ko. Kaya sure, tuwag raw ako. Mahina. Pero wala naman akong pake. Isang araw, niyaya ako ng aking kaibigang Ziza na matulog sa kanilang bahay. Bilang bata, syempre, excited ako. Hanggang sa nakarating na ako sa kanila. Doon pala sila nakatira sa bahay kung saan kami dati nakatira. Halos himatayin ako pagbaba ng kotse namin dahil hindi ko inaasahan na dito pala nakatira ang kaibigan ko kung saan muntikan na akong mamatay dahil sa takot. Kumatok ako sa pinto at binato ko ng aking kaibigan. Medyo natagalan kayata, tanong nito. Pasensya na. Dito talaga kayo? Tanong ko na may halong pag-asang hindi nga sila doon nakatira. Malamang, kaya nga ako nandito eh. Loko to. Dalhin mo, tara, pasok. Sagot nito sa akin. Nag-aalinlangan pa nga akong pumasok. Pero nandun na ako eh. Wala naman na akong magagawa. Hindi niya alam na dati kaming tumira sa bahay na yun. Natatakot akong baka marinig ako ng halimaw. Buong araw, hindi ako mapakali sa loob. Inaya ko siyang sa labas na lang kami maglaro, pero video games ang gusto ng mokong. Sinasabi ko na lang na ayaw kong laruin yun, kahit na paboritong paborito kong larong nakasalang.
Buti na lamang pumayag siya at lumabas kami para makapaglaro. Habang naglalaro kami sa labas, tinawag kami ng nanay ni Zack dahil lapunan na raw. Hindi ko napansin na paggabi na pala. Marahil ay dahil na rin sa takot kung ano-anong maaari kong makita sa dilim. Habang kumakain, hindi ko maiwasang maalala muli ang itsura ng halimaw na yun. Ang pwesto kung saan naroon dapat ang mata nito ay napupunuan ng balat. Tila ba nababalot ang buong mukha nito. Pero tingin ko eh nakakahinga naman siya. Siguro panaginip lang ang lahat? Pero hindi eh. Masyadong malinaw para sa isang panaginip. Kadalas ng mga panaginip ay parang TV na may mahinang signal. Malabong imahe at puro static. Siguro ay ilusyon lang yun. Normal lang sa bata ka ako na mag-isip ng kung ano-ano. Pero masyadong makatotohanan. Hindi ko maalis-alis sa isip ko yun. Oras na para matulog mga bata. Sabi ng nanay ni Zack sa amin. Dalawa ang kama sa loob ng kwarto ni Zack. Doon siya sa bandang kaliwa at ako naman sa kanan. Pagkahiga ay nakatulog agad si Zack. Habang ako naman ay nakatitig lamang sa kisame. Takot ako. Hindi lang yata takot. Takot na takot. Siguro isang oras mahigit akong nakatingin lang sa kisame. Nakikiramdam sa paligid sa kung ano bang mga pwedeng mangyari. Nang makatulog na ako, napanaginipan kong halimaw. Sa aking panaginip, nagising raw ako dahil sa mga katok gaya ng inaasahan. Minulat ko ang aking mga mata at wala naman ako nakita. Pero patuloy pa rin ang mga pagkatok. Hanggang sa nagpa siya akong silipin ang ilalim ng kama. Halos atakihin ako sa puso dahil sa mga sumunod na nakita ko. Sa ilalim ng kama, naroon ang nilalang. Nakatalikod dito at unti-unting humaharap sa akin ng kalbo nitong ulo nang biglang ang nilalang pala ay si Zack. Alam kong hindi yun si Zack at makalipas ang ilang segundo, narealize kong suot-suot niya ang mukha ng aking kaibigan. Unti-unti itong ngumiti sa akin. Tandang-tanda ko pang amoy na nagkagaling sa bibig ng halimaw. Hindi ako makagalaw sa takot nang biglang nilabas nito ang kamay at gamit ang matatalim na kuko ay dinukot itong puso ko. Dahil dito, nagising ako. Gusto kong sumigaw, pero hindi ko magawa. Nang magising ako, nakita kong halimaw na nakatingin lang sa akin at parang nakangiti pa. Nang nakita nitong kising na ako, agad-agad itong lumabas ng kwarto. Sinubukan kong sundan ito ang tingin, pero bigo akong malaman kung saan ito nagpunta. Hindi na rin ako nagbalak pang lumabas pa ng kwarto. Nilingon ko si Zack at naroon naman siya sa kama niya. Sinubukan ko siyang gisingin pero malalim ang kanyang tulog. Kaya naman nagpasya na lamang akong manatili doon sa loob. Hindi na ako nakatulog dahil sa takot. Pakiramdam ko mag-isa lamang ako kahit na naroroon ang aking kaibigan. Mga alas 6 ng umaga nang marinig kong gising ng mga magulang ni Zack. Dali-dali akong kumatok sa kanilang kwarto. Nagmamakaawang iuwi na nila ako. Tinanong nila ako kung bakit at ikuwinento ko ang halimaw na nagtangkang patayin ako. Kaya ng inaasahan, hindi na naman sila naniwala. Umiyak ako at nakiusap hanggang sa pumayag na rin silang ihatid ako pauwi sa aming bahay. Habang nasa sasakyan, hindi ko maiwasang isipin kung saan kaya pupunta ang halimaw na yun. Lumipas ang 10 taon. Nasa kolehiyo na ako at kasalukuyang nagmamaneho papunta sa bahay ng aking nanay para sa Pasko. Namaya pa na si Papa at 10th kaarawan naman ng aking kapatid. Daladala kong regalong matagal niya nang pinabibili. Isang manika na kalalabas lamang, bagong modelo, ika nga. Base sa commercial, nakakapagsalita at nakakalakad ito mag-isa. Medyo kakaiba pero itong gusto ng kapatid ko eh, kaya binili ko na lang. Habang papalapit ako sa bahay,
napansin kong tilang daming nakaparadang kotse. Malaking party ka ako para sa isang 10 taong gulang. Nang makahanap na ako ng mapapagparadahan, kinuha ko manika at naglakad patungo sa bahay. Bakas sa mukha ng aking nanay nang makita ko nito. Dali-dali niya akong sinalubong at niyakap na tila ba ilang taon kaming hindi nagkita. Tumakbo siya pabalik sa bahay para tawagin ang aking kapatid. At tulad nito, isang mahigpit na yakap rin ang sinalubong ito sa akin. Tuwang-tuwa ito sa aking regalo at dali-daling ipinakita sa kanyang mga kaibigan at mga kalaro. Hindi katulad ko, medyo kilala ang kapatid ko sa kanilang eskwelahan. Hindi niya naman ang pagiging mahiyain ng aking nanay kagaya ko. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, nakikipagkwentuhan ako sa mga matatanda habang ang mga bata naman ay takbo lang ng takbo para maglaro. Maya-maya ay nailipat ang kwentuhan sa isang balita kung saan may bata raw na namatay nito nakaraang 3 taon lamang. Doon sa bahay kung saan rin akong muntikan ng mamatay. Agad akong kinilabutan sa mga kwento. Dahil doon, sumakit ang ulo ko. Nagpaalam ako sa aking mga kakwentuhan na matutulog muna ako dahil sumama ang aking pakiramdam. Humiga agad ako at tumitig sa kisame. Inaalala ang mga masasamang alaala na kahit pilit kong kinakalimutan ay minumulto pa rin ako. Hindi ko nalang napansin na nakatulog na pala ako. Hindi ko namalayan kung ano bang napanaginipan ko, pero nagising na lang ako sa katahimikan na sinundan ng pamilyar na tunog. Ang tunog na yun ay otomatikong nagdadala ng takot sa aking katawan na may kasamang galit. Galit na nabuo sa aking dibdib sa loob ng 13 taon. Bigla kong sinilip ang ilalim ng kama ko. Taliwas sa nakaugalian na pumirmi na lang sa kama. Halos tumigil ang puso ko sa aking nakita. Halos magkadikit na ang aming mukha. Nakatitig ito sa aking mga mata. Pulgada lang ang pagitan ng aking mukha sa kanyang mukha. At tila tumahimik ang paligid. Ni walang tunog ng kotseng dumadaan o pagtiktok ng orasan. Tanging katahimikan. Hindi ko matandaan ang ibang detalye, pero nakita ko itong dahan-dahang lumabas ng aking kwarto patungo sa silid kung saan natutulog ang aking nanay at ang aking kapatid. Nang bumalik ako sa aking ulirat, nakita ko na lang ang aking sarili na nakatapat sa aking nanay. Tinignan ko ang paligid. Wala doon ang halimaw. Nang tignan ko ang aking ina, puro dugo at laman ang tumambad sa akin. Tila pinila sa mukha nito. Ganun rin ang aking kapatid. Parehas silang parang nakatingin sa akin. Wala nang talukap ang kanilang mga mata. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makaiyak. Mabilis ang tibok ng aking dibdib. Nagsisimula na akong mataranta nang makaramdam ako ng paghinga sa aking batok. At isang hampas sa aking ulo ang nagpatulog sa akin. Nagising akong pagod at masakit ang ulo. Masakit pa rin ang parte kung saan ako hinampas ng hindi ko malamang bagay. Malabo rin ang paligid. Nang lumilinaw na ang paligid at makabangon na ako mula sa duguan kong higaan, napansin ko mga bakal at rehas sa bandang kanan ko. Agad na akong tumakbo para silipin kung ano ang nangyayari doon. Ang tangi kong naririnig lamang ay mga sigaw. Sinong nandyan? Tanong ko sa kung sino man ang nasa kadiliman. Mahihinang tawa lamang ang aking naririnig. Unti-unti ay naging sigaw ang mga mahihinang tawa. Ilang saglit pa, may lumapit sa aking lalaking nakasuot ng parang lab coat. Pinuksan niya ang selda ko at inutosang sumunod sa kanya. Habang naglalakad sa hallway, may mga nagtangkang hawakan ako. Ang iba sa kanila may mahabang kuko. Ang iba naman ay tila nabalatan ng mga daliri. Mayroon namang parehas ang kondisyon. Dinala ako ng lalaki sa isang silid na di hamak na mas normal sa iba
Pinaupo niya ako sa upuan katapat ng isang lamesa. Kinuha niya ang isang upuan at umupo sa harapan ko. Ginoong Santos, maaring bang ikwento sa akin ang nangyari sa iyo mula sa simula? Tanong sa akin sabay abot ng kwaderno para isulat ko mang nangyari sa loob ng selda. Tila regalo ito na pampalipas ng oras. Halos isang linggo na rin ako nagsusulat dito sa notebook na binigay ng doktor. Iba't ibang appointment na rin ang aking pinagdaanan pero pare-parehas lang silang nangungumbinsi na ilusyon lang ang lahat. Ilusyon ng dahilan para patayin kong sarili kong nanay at kapatid. Hinayaan nilang tawagan kong isa sa aking mga kaibigan. Tinawagan ko si Zach pero gaya ng inaasahan, hindi rin naman siya naniniwala. May sinabi silang pangalan ng sakit ko pero wala naman akong pakialam. Hindi nila ako naiintindihan. Ayaw nila akong paniwalaan. Paano nila ako matutulungan? Hindi ba? Alam kong nariyan pa siya. Naghihintay sa akin. Dinalaw niya pala ako kagabi. Nagising na lang ako sa gitna ng gabi at nakita siya nakaupo sa sulok ng aking kama. Wala akong ginawa. Tinignan ko lang siya. Unti-unti siyang lumingon sa akin at nakita kong mukha ng mahal kong nanay. Nakangiti ito sa akin. Masaya siya.